kamakailan naging viral sa social media ang video ng isang security guard na nagmalupit sa isang aso sa Quezon City. Walang buhay na natagpuan ng isang tuta matapos inihagis mula sa footbridge. Ayon sa mga kwento na nakasaksi, pinapaalis daw ng gwardiya mga batang may-ari ng tuta. Dito na, ibinato ni Manong Guard ang tuta. Ang ilang nakakita, kinumpronta ang guard na tila walang pangundang sumagot na wala siyang pakialam. Kinundi na ng ilang animal groups ang ginawa ng guard at handa silang magsampa ng kaso. Dahil sa insidente, tinanggal ng management mall ang nasabing gwardiya. Sa ganitong pangmamalupit sa mga hayop, may pananagutan ba sa batas ang gwardiya? Tunghayan ang kasagutan dito sa Legal ba to? At para masimayan ang issue niyan, makakasama natin muli ang ating resident lawyer na si Attorney Buco de la Cruz ng Legal Bato. Attorney, good morning! Good morning, Attorney! Good morning, Attorney! Good morning, mga kapatid! Oh, inahin na natin ito bang pagmamalupit ng gwardiya doon sa tuta nga, dyan sa may North Edsa, may batas ba siyang nilabag? Yes, naku, labag po sa batas yan. Ito po ay malinaw na paglabag sa Animal Welfare Act. Mm-hmm. Pinagbabawal po ng batas na ito ang pag-torture, pagmamaltrato, pagpatay, no? Paggawa ng anumang nakakapinsala sa mga alagang hayop. Mm. No? May parusa po itong pagkabilanggo at multa. In fact, hanggang 2 years ang parusa at 100,000 to 250,000 pesos ang multa. Mahal din pala. Attorney, sa kasong ito, nakita natin na sibak yung security guard. Oo, pero wala bang pananagutan yung mall? Yung sa nangyari? Kasi sa grounds nila yun eh. Tama. Walang pananagutan yung mall kasi hindi nila empleyado yung security guard. So yung agency ng security guard? Yes, kasi yung security guard ay empleyado nung kanilang agency. At ang kontrata ng mall doon sa agency ay independent contractor. Sa ilalim ng Article 2180 ng Civil Code, may pananagutan ang employer sa pinsalang ginawa ng kanyang empleyado. Eh dito, hindi kasi empleyado ng mall eh. Kaya pala may mga ahensya, yung mga malalaking establishmento, ano? So, Attorney, ito yung sabi nga ng security guard. Siyempre, may depensa sa sarili niya. Sabi niya, yung ginawa niya, parang self-defense nga. Yun na nga, sabi niya, ang kanyang ginawa, inilapit ng may-ari sa kanyang mukha yung aso. Ginanon, natakot lang siya, nakakagatin daw siya. Kaya, yun, naitsin niya. Hinagis talaga. Okay. Yun ang sabi niya. Hindi po ito valid na depensa. Sa ilalim ng Section 6 ng Animal Welfare Act, pwede kang pumatay ng hayop na banta sa iyong buhay. Ang ginamit na salita ng batas ay imminent threat to your life. So, hindi pwedeng gamitin depensa yung takot mo lang na baka kagatin ka ng aso. Ito pong batas na ito, yung Animal Welfare Act ay special penal law. Ibig pong sabihin, ito ay sadyang bawal, malum prohibitum. Kung saan yung intention mo o motibo mo o yung good faith ay hindi depensa. Tsaka syempre, may other side of the story. Ika nga eh, kung tatanungin din yung mga bata, yung ba talaga yung intention niya, natakutin hindi rin naman siguro. Yun din. Eh, Attorney, alam mo, marami rin tayong nababalitaan na mga animal abuse recently, no? For example, sa Cebu, meron din. Yung may kinalagkad, naalala mo yun? Yung nasa motor? Grabe. Grabe. At isipin yung alaga mo niya, ganun. Madami daw ang dugo. Ako po. So, sa ganyan po, saan o kanino dapat agad magsumbong? Dial 117 sa PNP dahil ito po ay isang krimen. Pwede rin kayo magsumbong sa presinto ng pulisya, sa barangay, o kahit sa mga NGO na devoted sa animal rights protection, yung POS or yung AKF, no, Animal Kingdom Foundation. So 117. It's a crime eh. Oo, kapag nakita natin, dahil napapadalas na nga sa ating mga headlines, yung ganitong pangyayari, ibalita nyo na yan, i-report nyo na yan sa 117 at bawal yan sa batas. Kaya talaga namang nakompletong ating linggo sa mga payong legal ni Attorney. Ang dami-dami natutunan mula sa inyo. Thank you. Maraming salamat, Attorney Buco de la Cruz. Next week, ha? Balik, babalik yan. Monday to Friday. Salamat po. Mga kapatid, Jess de Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.